All right, we've been talking about this, a possible easing of pandemic curbs to alert level 2. Let's try to get the thoughts of Nevada City Mayor Toby Tianco on this. He now joins us on the line. Mayor, nice to have you back on the program. Yes, Carmina, pasensya na mahina yung Zoom, mahina yung data signal ko po. No worries, no worries. Ang importante po makuha namin ang pananaw nyo. So alert level 2, yan ang pinag-uusapan ngayon. What is your stand regarding this? If the data will show na pwede na yung Metro Manila for alert level 2, siyempre matutuwa tayo, no? And doon sa huling data na nakita ko, sinasabi na low risk na yung Metro Manila, no? So, for example, dito po sa Navotas, on September 26 was the last day that we had more than 1,000 active cases, no? Noong September 26, ang active cases natin noon is 1,006. As of yesterday, ang active cases na lang natin dito sa Navotas is 57. And nakita ko yung data, halos lahat ng Metro Manila talagang bumababa na. And I think they have, OCTA has classified Metro Manila as low risk na. No? Kasi karamihan na talaga bumababa yung cases. Yeah, so once you do that, though, how prepared is the city of Navotas to deal with alert level 2? Prepared naman tayo, no? Kasi I think the basis is talagang effective talaga yung bakuna, no? Naging effective yung bakuna, kaya bumaba yung cases natin. At yung tao, natuto na rin doon sa laging paalala na kahit naka 2 doses na kayo, ay magsuot pa rin ng face mask. Dito po sa Navotas, 91% na po yung first doses natin, 84% doon sa second doses, kaya lang may lag o kaya lang nahuhuling second doses kasi yung ginagamit natin ngayon is yung AstraZeneca, no, na medyo mahaba yung second dose. And then, doon sa minors, tulit-tulit po yung ating pagbakuna ng minors with comorbidity. And starting November 3, yung mga minors, itatanggapin na natin kahit walang comorbidity. Now, Mayor, you know what the experts have said, right? The restriction on mobility has really affected jobs and therefore also affected the overall health of the economy. Kapag binaba po sa alert level 2, how will this affect the local economy in Navotas? Yun nga eh, that is the main reason talaga kung bakit matutuwa kami kung bababa yung alert level. Kasi sobrang tagal na, it's over a year, almost 2 years na talaga apektado yung kita ng ating mga kababayan. Di ba, pag nagbumaba sa alert level 2, mas madaming establishmento ang magbubukas, mangangailangan ulit sila ng workers. So yung mga layoff na workers, pagkakaroon ng chance ulit na unti-unting bumalik o maghanap ng trabaho. At yun naman yung pinaka-importante, makabalik sa normal yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Bilang mayor po ng Navotas City, kanina nga sinabi niyo, Mayor, na handang-handa na kayo. I want to ask you what your expectations are and what you're most looking forward to kapag nagsimula na pong makabalik na sa trabaho ang mga taga-Navotas, pagka nag-open na po ang mga establishmento dyan po sa syudad ng Navotas. Mayor? It goes hand in hand kasi, Carbina. Di ba, pag mataas yung cases, mataas din yung gastos ng local government doon sa gastusin pang alaga doon sa ating mga kababayan, healthcare services, yung para maalagaan sila against COVID, no? Pag bumaba ito, that means mas may pondo na yung local government na tulungan na makabangon yung ating mga kababayan. Though pinapaliwanag ko sa kanila, November na kasi, paubos na talaga yung pondo natin at karamihan ng pondo natin ginamit natin for COVID response. Ibig sabihin, healthcare. Healthcare para makasurvive yung ating mga constituents. Ngayon, kung tutuloy-tuloy yung pagbaba, sa January, yung budget natin, matitutulong naman natin doon sa pagbangon ng ating mga kababayan. So, makakahanap tayo ng paraan kung paano matulungan yung mga nangangailangan ng trabaho,
yung mga negosyong nahirapan, hinahanapan na namin ng paraan kung paano sila matulungan. But as I understand it, Mayor, throughout the pandemic, you've also been conducting training programs. Yes, but we want to give more. We want to give more. Ayoko lang mangako kasi mahirap mangako. Pero naghahanap talaga kami ng paraan kung paanong tutulong. Like for example, up to October 31, di ba? We waived penalties, surcharges, interest on all payments. Kung ano man yung mabayaran nyo, binigyan natin na hanggang October 31, tapos we waive natin lahat. Ibig ko sabihin, next year, kung talagang mababang-mababa yung kaso, that means to say, mas malaki yung pondo na maibibigay natin sa economic recovery. Mas malaki mabibigay natin sa livelihood assistance. Mas malaki mabibigay natin na tulong in general doon sa mga kailangan bumangon at kailangan manumbalik yung kita nila sa kanilang nawalang kita doon sa pandemic. In the city of Navotas, Mayor, when you talk about economic recovery, what is the fastest way to jumpstart the local economy there in Navotas? The fastest way is magbukas yung mga maliliit na negosyo. Kasi madami dito micro, small business enterprises, eh, di ba? Hindi naman sila makapagbukas kasi hindi pa sila allowed, no? So pag nagbukas sila, makakuha ng trabaho yung ating mga kababayan. Saka yung mga self-employed na maliliit lang talaga yung negosyo na hindi pa sila allowed ngayon, ano nang balik yung kita nila? Pero pag nagbukas ho ba sila, may pondo ho ba sila para magbukas? Yan din yung isang tanong eh. They're going to be allowed to reopen, but do they still have enough funds to do that? Okay. Isang iniisip namin is to give a discount dun sa business permit na babayaran nila next year. Yan yung isang pinag-iisipan namin. No? And then, for example, kahit yung mga tricycle drivers, pedicab drivers, jeepney drivers, yung mga fees na kailangan lang bayaran, basta't walang legal impediment. Ang pinapag-aralan namin ngayon is may legal impediment ba o wala. Kung walang legal impediment, bibigyan namin ng discount yung mga yan. Alam mo, Mayor, when we talk about the recovery of the city, in this case, Navotas, mahirap siya ipaghiwalay dun sa kampanya na magaganap because you are going to, am I right, you're seeking re-election as city mayor? No, I'm not. Oh, you're running not. For... That is one of the reasons. That is the main reason actually why I am not running for re-election as mayor. Kasi alam naman natin, Carmina, once nag-file ka, no, pag nag-file ka, though ang campaign period is Marso pa, puro politika yung pinag-uusapan eh. So I don't want to be burdened with that. Ayokong, gusto ko lahat ng concentration ko ay tungkol doon sa economic recovery at pagtulong sa ating mga kababayan doon sa pagbangon nila sa COVID-19. No? So that is the reason why hindi ako tumakbong mayor. Kasi dito sa Navotas, doon sa local party namin, ang arrangement mo po namin dito is kung sino yung tatakbo ng mayor, siya rin yung campaign manager. Eh. So at saka tuwing mo lahat ng konsihal, lahat, the whole, hindi ko kayang gawin yan during the time na kailangan kong tutukan yung pagbangon ng ating mga kababayan doon sa kanilang kabuhayan. So I am not running for mayor in 2022. Kailan niyo ho napag-desisyon na nito? Because as late as June, I think, people were really expecting that you were going to seek re-election. Mahirap na desisyon yan eh. Hanggang last minute. It was a very difficult decision. Kasi nga, for example, ngayon pa lang, di ba, ayaw man natin pag-usapan yung politika. Sa lokal, pinag-uusapan na politika. Even on the national level, pinag-uusapan ni politika. So ayoko pag-usapan yan eh. So ipapaubaya ako na doon sa tatakbong mayor, sa lahat ng political issues, sila na yung mag-asikaso niyan. Para ako,
talagang concentrated ako up to the end of my term on June 2022 na talagang tutukan yung economic recovery because that is the most important. Mm-hmm. Sino po yung tatakbo in your place? Si Congressman John Ray, my brother. Oo, your brother. Opo. So, tiangko pa din. Yeah. He's the incumbent congressman and he's the one running for mayor. Alam niyo kung bakit ko natanong yon? Because you and I both know, I mean, even off the record, no, nag-uusap tayo parate tungkol sa politika and we know that this is, the pandemic has become really a prime commodity that will be exchanged during the campaign season. Marami po ang gagamit nitong pandemya nito para makakuha ng vote. And that's why I asked you that question. Pero yun na nga, ang sinabi nyo, that's the very reason why you're not going to seek re-election anymore. But in terms of living with the virus, because that is the next step, Mayor, hindi ba? People have been talking about that. What changes do you think are already happening and the city should be instituting post the pandemic to be able to live with the virus and to be able to really sustain the gains that are slowly creeping in now in terms of economic recovery? Mayor. Ayun. To live with the virus, nakita na natin that the vaccine is very effective. No? Number two, kaya susisikapin namin na yung vaccination ng adolescents is ma-roll out ng mabilis. Though very cautious talaga tayo doon sa roll out ng vaccines for adolescents, no? Isipin natin, kunyari, yung 18 and above, naka 91% na tayo. Pag yung 12 to 17, naka 91% na tayo. At hindi ko alam kung ano yung magiging decision doon sa below 12. Pag halos lahat yan ay nabakunahan na, then we would be able really to live with the virus. No? So that is the reason why I'm not running. Bumaba na yung cases. So we have to sustain na hindi tayo magpabaya na tumaas ulit yung kaso. So kailangan siguraduhin natin na manatiling mababa yung kaso. Nobyembre na ngayon. So January, papasok yung bagong budget, di ba? It's the new budget. So gusto ko matutukan mabuti yan na yung bagong budget ay maitulong doon sa ating mga kababayan. So yan yung reason. Pag ikaw yung tumatak ng mayor, ang daming issues dyan. So ayokong asikasuhin yung mga issues na yun. Gusto ko basta mag-concentrate lang ako doon sa COVID. Alam mo, Mayor, yung budget COVID na yan. COVID recovery. Mayor, a lot of people are concerned regarding that budget. Local LGUs are going to be receiving a huge chunk of money next year. And people are concerned that this will be used during the campaign season to secure an electoral victory. What are your thoughts regarding that? I mean, you've been around in politics for a long time. Is that a valid concern? It's a valid concern, pero alam nyo, responsibilidad naman ng lokal na pamahalaan na gastusin yung pera. Hindi naman tama na hindi gastusin yung pera kasi servisyo yun para sa tao. Di ba even in the national, even sa national budget na madalas nating nadidinig, di ba? Pag hindi ginastos yung budget, masama yan kasi hindi natatanggap ng tao yung servisyo na kinakailangan nila. Ang question lang dyan is, ginagastos ba ng tama yung budget? Kaya nga, napakahalaga nung Commission on Audit. Kasi sila talaga magde-determine kung tama ba yung paggastos ng budget. And siguro, I will just have to say this kasi totoo naman, hindi naman pagyayabang to, na yung nabota 6 consecutive years, we have received the highest audit rating from the Commission on Audit. So yun yung assurance ng mga nabotenyo na ayos yung paggastos ng budget nila. Kasi kung sasabihin, huwag gastusin yung budget, sino mahihirapan? Yung tao. So ang pinag-usapan dito is gastusin yung budget sa maayos na paraan. And number two, yung Mandanas case, di ba, ma-implement na yan na
next year, Carmina. Pero ang daming kasamang devolved functions niyan. Kaya simula pa lang ngayon, sunod-sunod yung seminar ng mga department heads para doon sa devolved function. By the way, Mayor, as you revealed earlier that you have really chosen not to run, but instead your brother, Congressman John Ray, will run for mayor. What will you say to the criticism that you may not be running, but it's still the same name? So essentially, whatever you do now, it's your brother who will still benefit from it if you do well. Kaya naman po tayo tumatakbo is to do well, di ba? At sinasabi ko nga, balik tayo natin yung sitwasyon. May pondo dyan, hindi mo gagastusin. Sino ang mahihirapan? Di ba yung tao rin ang mahihirapan dyan, di ba? Kaya nga, zero budgeting tayo eh. Dahil sa gobyerno, iba ito sa private sector. Sa gobyerno, kung ano yung perang pumasok, dapat gastusin sa agad at ibalik sa tao sa pamamagitan ng serbisyo. Kaya nga, ang pinakamahalaga dyan is yung siguraduhin na tama yung paggastos ng pera. Hindi pinagtatalunan dito kung gagastusin o hindi. Ang pinagtatalunan dito is tama yung paggastos o hindi ba tama yung paggastos. Pag yung kinita ng local government, let's put an extreme situation, inilagay lang yan sa bangko at diniposito, edi walang matatanggap na serbisyo yung tao. Pag yung kinolekta ng gobyerno na buwis, ibinalik sa tao, tao naman ang magde-decide, matalino naman yung ating mga kababayan, kung yun talaga ay ginastos para sa kabutihan nila. And may safeguard dyan. Kaya nga sinasabi ko, yung safeguard dyan talaga is yung Commission on Audit. All right. Just a final questions before we let you go, Mayor. Balik tayo dun sa alert level 2. You said Navotas has always been ready. So do you think, I know that you and your colleagues have been meeting about this. Do you think that it's really a foregone conclusion that the alert level will be lowered to alert level 2? Malapit na mo. I don't know, Carmina, kasi hindi naman kami tinatanong eh. Hindi naman kami tinatanong. Media lang nga nagtatanong sa amin. Hindi naman kami tinanong kung ano sa tingin namin yung dapat alert level. Pero handa kayo. Walang tanong. What? Pero handa kayo. Ano kung handa po kayo kung sakasakali. Handa po tayo. And gusto ko lang ibalita, kailangan talaga dito sa alert level 2 is medyo maganda yung timing eh. Kasi di ba luluag tayo, papunta sa Pasko, so mas magkakaroon ng kita yung tao just in case yun yung maging decision. But again, nakita naman natin nung nag-alert level 4 tapos linabas sa alert level 3, hindi naman tumaas yung kaso eh. So natututo na rin yung tao to live with the virus, no? Kasi kung hindi ganun, edi dapat nung binaba natin from alert level 4 to 3, tumaas yung cases. But in the case of Navotas, September 26, 1,006 cases. Today, 57 cases na lang. So natututo na rin talaga yung tao. Okay, and then finally, Mayor, we've been talking about economic recovery. We've been talking about, as you just said, cases going down. This really is something that's affecting also the behavior of a lot of people. Yung pagtingin po nila parang gumaganda na kahit papano ang sitwasyon natin, but the burden is still there. Describe to us the burden that is before each and every local chief executive as you maneuver your way towards economic recovery for the city of Navotas. Okay, for example, di ba? Ang dami nating re-revert na budget. Ang ibig sabihin nun, naka-budget yan para sa isang bagay. Hindi natin tinutuloy yung programa kasi biglang tumaas yung cases ng COVID. So, for example, may infrastructure dyan, may pagawain. Hindi biglang hindi itutuloy. Dahil kailangan namin gamitin pambili ng gamot, pandagdag niya, kailangan ng dagdag na nurses, etc., etc. Biglang kailangan magbigay kami ng dagdag ayuda kasi
hindi sapat yung pondong pinadala ng national government na cash ayuda. So bawas ulit ng pondo yon, bawas ng proyekto, hinto ng proyekto, punta naman doon sa ayuda. No? I think, and one important thing that I have to share is, dito naman sa Navotas, tuloy-tuloy po. Libre po ang swab. Everyday may swab. Hindi po kami nagbabawas ng swab. Pero buwababa, ang laki ng binababa ng positivity rate. I think last week, kung di ako nagkamali, nasa 6 or 7% na lang kami from 27. So that proves na hindi lang yung absolute number ang bumababa, kung hindi, yung positivity rate. Kasi yung ibang tao, kala nila, pag mas madalas ang itest, tumataas yung cases. Based on our experience, kahit mag-test ka na mag-test, kung wala na talagang COVID, bababa lang yung positivity rate. At yun ang nangyayari ngayon. Kasi nangyayari yan sa amin ngayon. Dati. So hindi talaga kami naghihinto. Libre, kahit sino, gusto mag-RT-PCR, do na kasi sarili mo, pwede ka magpa-RT-PCR. So nakikita natin, dalawang nakikita natin, hindi lang absolute numbers, it's correlated also to the positivity rate. From 27 o last, nasa 6 na lang siya. So yun yung good news. Pero lagi right. Sinapakiusap sa tao na laging magsuot ng face mask. Mahirap lang nga, di ba? Katulad ko, naka-face mask ako ngayon. Kaya parang hinihingal ako habang nag-uusap tayo. But kailangan eh. Oo. Pero Mayor, before we let you go, kanina po kasi, nung tinry po natin na mag-zoom po tayo, nasabi niyo po na nasa ilalim kayo ng isang puno sa isang elementary school dyan sa Navotas. Ano pong ginagawa niyo dyan? Two things. Number one, nagpa-overtaking yung general PTA. No? Okay. Number two, nag-usap na rin kami tungkol doon kasi isa sila sa napili na mag-face-to-face yung Dagat-Dagatan Elementary School. Pinakiusapan ko lang yung principal at yung general PTA. In-explain ko lang yung situation because there are three schools here in Navotas na napili for pilot face-to-face. Yung isa is yung Bangkolasi High School, yung Angeles High School, no? Yung Bangkolasi High School saka yung Angeles High School, yung pilot face-to-face, convinced na ako doon, provided that the students will be vaccinated. Konti lang naman yun eh, 3 sections lang ang pilot, so 45 students. Convinced na ako doon, provided that the students will be vaccinated. Mm-hmm. Dito sa Dagat-Dagatan Elementary School, after the overtaking of the general PTA, nag-usap kami. Sabi ko, baka naman ito pwedeng, kasi elementary school to, hindi pa naman sila pasok sa vaccination. Kung pwede na yung pilot ng kanilang face-to-face, huwag munang ituloy, i-delay lang muna ng konti. Payag naman sila. I just explained to them kung bakit ako kabado na yung elementary mag-face-to-face. Simply because hindi sila bakunado. So yun, I just explained to them kung bakit ganun yung stand ko pagdating sa elementary at bakit ganun yung stand ko doon sa pilot face-to-face doon sa senior high school. Mm-hmm. Okay, we're gonna have to leave it at that. Navotas City Mayor Toby Tiangco, thank you as always for joining us this afternoon. And take care.